Hello guys! Welcome to my channel! Ang i-share ko naman sa inyo ngayon ay ang pagpapalit ng zipper sa trapal ng aking e-bike. So, bali itong e-bike na to is magti-3 years ko nang gamit sa pagsiservice ng estudyante. Pati na rin kapag may mga pupuntahan akong client, magpapasukat ng sofa cover. Yan, bali yung mga zipper nito is talagang mga sira na. Buong zipper niyan, ayan o, mga nabaklas na siya. Pero yung mga velcro niya, magaganda pa yung mga pandikit. Then yung plastic niya, maganda rin, makapal siya. Original. Bali, ang papalitan ko na lang dyan, itong kanyang mga zipper. Ito rin yung slider niya, marupok na. So, kailangan na talagang palitan. At dahil magtatag-ulan na, malapit na rin yung pasukan, kailangan na talagang palitan yung mga zipper para naman safe yung aking mga pasahero. Yan, bali ito, yan, yung tatlo na yan, gugupitin ko na lang sa gilid para mabaklas ko yung cover. Kasi itong trapal na to, kinabit yan, wala pa yung pinakabubong ng e-bike. So ayan, paiko, talagang sira na yung mga zipper ng trapal. Yan, pangit na rin yung pagkakadikit niya, hindi na rin maayos. Yan, yung mga slider, marupok na. Una, tatanggalin ko muna yung pinaka... Yun yung mga tali-tali niya sa harapan. Para mabaklas ko ng buo yung trapal. Yung pinantali pala dito is yung cable wire. So ayun yung ginugupit ko dito sa harapan. Ayan guys, hindi ko na mailabas yung camera dahil umaambon. Yan, bali kakailanganin ko ng screw dito dahil nakadikit siya sa taas. Ito, yan. Luluwagan natin yung screw para yung nakaipit na trapal dun sa pinakaloob niya is matanggal ko. Kabilaan yung screw niyan ay luluwagan. So, ayun. Then, ito namang mga nakaipit na velcro, yung mga nakadikit, ayan lang yung ating tatanggalin. Para mabaklas natin ang buo. Yan, paikot yan guys. Tatanggalin natin yung mga dikit-dikit. Yan, nabaklas na natin yung sa harapan. Tanggal na rin yung mga dikit sa velcro. Ito naman yung ating gugupitin yung nasa loob.
Bali, tatlong piraso yan. Ayan yung sumusuporta dun sa pinakatrapal niya, paikot. Yan, gugupitin na lang natin. Kasi kinabit yung trapal na yan, yung wala pa yung bubong ng e-bike. Bali, libre yan mismo nung binili ko yung e-bike. Libre yung trapal. Ayan guys, natanggal ko na yung cover. At dahil marumi talaga yung plastic niya, 2 years, ngayon ko lang talaga natanggal. Lilinisan ko muna, babrasin ko muna, para magmukhang bago uli. Then, babaklasin ko na muna yung mga zipper. Yan, lahat ng zipper babaklasin ko. Maganda pa yung plastic niya, makapal siya, original. Kaya naman nanghihinayang akong itapon lang. Kaya ang gagawin ko, since nananahi naman ako, papalitan ko na lang yung mga zipper. So ayan guys, lalabahan ko muna, babrasin ko. Then dito naman sa pagkakabit ng zipper, nasa ibabaw yung zipper kapag katatahiin mo na, para yung zipper niya hindi kumulubot. Ang gamit ko palang zipper ay size 10, pati yung slider. Yan, pagdidikit-dikitin lang natin lahat ng panel, ng plastic cover, then dinoble ko na rin yung pagkakatahi niya para siguradong matibay. Yung ginamit ko palang zipper dito ay yung continuous para sigurado sa sukat hindi mabitin. So sa buong trapal, gumamit lang ako ng 10 yards. Yan, dinoble ako na lang para mas matibay. Then the double, tahi ko pa ulit para mas matibay. Ayan guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe, like, comment ka na rin, then share. Pakihit mo na rin yung bell button para lagi kang updated sa mga upcoming videos pa na aking gagawin. Then, eto na nga, pagkatapos mo ng tahiin, naikabit mo na yung panel niya sunod-sunod. Eto naman, ikakabit ko na ulit yung trapal, yung cover. So, bumili rin ako dito ng cable wire para pangkabit dito sa harapan, yung dalawang gilid. Yan, medyo mahirap nga lang dahil isisiksik mo siya sa mismong bubong ng e-bike. Kaya medyo matagal din ikabit. Pero carry naman kahit na mag-isa lang, nakaya naman. So after nakabit ko na yung mga cable wire niya sa harapan, paikot ko na siyang ilalagay. Gagamitin ko na yung mga velcro, yung pandikit, para masuportahan yung pinakatrapal niya. Hindi bumagsak. Inayos ko na rin yung pinakadikit niya sa harapan. Then yung mga hook.
Ito yung ginupit ko kanina na tatlo. Bali, ang gagawin ko dyan, ihahanso ko na lang. Kasi ayan yung sumusuporta sa trapal para hindi siya bumagsak paikot. Gumamit na rin ako nung pansundot para madaling mailagay yung velcro. Ayan, bali ayan yung tatahiin ko. Ihahanso na lang yun. Ididikit lang natin yung velcro. Lahat ng nakapaikot sa ibay. Yan guys, natapos ko ng ikabit yung trapal, malinis na, maayos na rin yung kanyang mga zipper. Ayan, ihuhook lang natin siya sa baba. Araw naman, pwede namang itaas na lang yung pinakatrapal niya. Importante kasi pag umuulan. Bagong-bago na siya uli. Yung kanyang zipper. Ito yung mga hinanso ko, tatlo bali yan. Sumusuporta yan sa pinakapaikot ng trapal. Yan, eto naman yung velcro. Thank you guys for watching.